Dingdong Dantes, who was that night's best actor, reveals there was someone he would have wanted to work with. 2019 EDDYS Best Actor Dingdong Dantes shares his reason for thanking Eddie Garcia during his acceptance speech. Sayang hindi ko man sa nakasama, pero lahat ng mga ikinikwento sa akin, yung mga katangian niya bilang aktor, eh, yun talaga yung parang kumbaga ultimate characteristics of what an actor should be, especially in the Philippines. Ang daming mga nagbabago sa panahon, di ba? Nandiyan ang social media, ang dami na rin namin mga artista dito. So, di ba, sa panahon kung saan nagiging challenging, eh hindi pa rin nabubuwag yung values dapat. Which is, yun yung mga ginawa ni Ginoong Eddie Garcia. Mula umpisa hanggang dulo, kaya talagang legacy. Meron siyang legacy na iwan sa ating lahat. Dingdong also feels sentimental when he accepted the award as he considers Sid and Aya one of his most personal movies to date. So, ano, siyempre malaking blessing ito, di ba? Very, very personal sa akin yung movie na Sid and Aya. Kasi it's one of, isa sa mga paborito ko talaga siya na proyekto ko. For many reasons, pero isa sa mga dahilan dun ay na-enjoy ko yung proseso namin sa paggawa ng pelikula dahil napakaganda rin nung samahan namin ng director, na kaibigan ko rin, na 5 years ago, pinag-uusapan na namin itong proyekto, itong movie na to. Iba pa yung title nun. And it came to life dahil dumating si Ann Curtis na perfect sa role na Aya. So, yun, nabuo yung pelikula. The actor thanked his family for providing him the motivation and support he needs every time he works on a project. Sila yung ano ko, inspiration ko, di ba? So, hindi kasi madali gumawa ng pelikula. Pero hindi ako napapagod dahil nandun sila. Anong glory ito, eh, lahat ito pinabalik ko sa kanila. And hindi ko rin naman magagawa ito kung hindi dahil sa biyayang binigay ng Panginoon. Dingdong had high praises for his wife, Marian Rivera, for all the sacrifices she made and for maintaining their wonderful home. Eh, ako, saludo talaga ako kay Marian. Siya talaga yung punong abala dyan. Asked if Marian has plans to return to showbiz soon, Dingdong says, matatagalan pa yan. Matatagalan? Oh, adjusting pa eh. So, sa bahay muna daw siya. With the birth of their second baby, their eldest Zia had begun to take on more responsibilities as an ate. Oh, very, ano siya, very hands-on ate rin. Tumutulong din siya sa mga chores. Cinemanews also asked Dingdong for his thoughts on Alden Richards and Maine Mendoza doing projects with ABS-CBN and Black Sheep. Dingdong has also been a kapuso who had crossed over to doing several Kapamilya movies. Maliit lang ang mundo natin, di ba? Dapat lang na ma-explore din natin yung ano, iba't ibang platforms. Subscribe to Cinema's YouTube channel for the latest, the hottest, and most controversial showbiz updates on Cinema News.